Magandang araw po sa inyong lahat. Meron tayong gagawin muli. Ito ay TCL LED TV. Yan, may power na siya. Then on. Check natin kung anong problema. Yun, may logo, TCL. So, meron naman video, may picture naman. So, wala lang liwanag. So, in this case, may problema ito sa backlight circuit. So, check natin. Sa backlight circuit, meron dalawang pangunahing components. Yung una, yung light emitting diode o LED, at yung lead driver, backlight driver, no? So yung LED, yun yung nagbibigay ng backlight, no? Yung liwanag niya. Samantalang yung driver, siya yung nagsusupply para umilaw yung ating mga LED. So yun ang ating muna i-check, no? Ayun, driver. Baka kasi walang output na lumalabas sa backlight driver. So, automatic yun. Wala rin backlight na lalabas sa screen. Buksan ko muna, no? At habang binubuksan natin to, shout out natin sa ating mga friends dyan sa Saudi Arabia, kay Alias Karding. Ayan. Maligayang panonood sa inyo dyan. Kahit na alam ko na lockdown din sa inyo. Anyway, so sa isyong ito, yun yung atin muna i-check. No? Yung driver. Ayan, nabuksan ko na. So, ayan yung pinaka mainboard, halo-halo na yan. Mainboard, power supply, at saka yung backlight driver. All in one na, kumbaga. So, yung kanyang tikon, yung nasa may part ng baba. Sige, plug in ko muna. Then, sukatan natin ng supply. Ayan. Meron ng light indicator. Ibig sabihin, meron na siyang standby. So, sa mga beginners, ito. Kung wala kayong digital, kahit yung mga ordinaryong analog, kayang-kaya ng i-measure ito. So, iyan yung port o yung terminal o socket ng backlight driver. Na dyan natin susukatin. Kung may output na lumalabas dyan, no? So, output nyan, nasa range ng 70, o 50 to 70 volts, mga ganyan. So, i-on ko lang. Ayan. So, sobra dun sa ating range, nasa 50 range lang tayo. That means, mataas. So, napansin nyo, bumaba yung supply. Just because ayaw sumindi ng LED. Pero okay yung ano, okay yung supply, no? Kasi kung 0 volt 'yan, automatic na yung driver ang may problema. So ang issue na ito doon sa mga LED natin, i-check ang problems. Ano? Siguro may mga ilang pundi diyan. Ingat lang kayo sa pagbukas, no? Ayan yung panel. Madali kasing mabasag yun, manipis. So, tanggalin lang natin itong mga snap lock. Ingat din sa pagtatanggal ng snap lock. No, kasi pag mali ang pagkakatanggal nyo, nababali yung plastic.
Ayan. So, medyo makapit. Gamitin natin ng ano, pang strong ka. Okay na? Okay. So, ayan. Ngayon, ang gagawin natin, itong kanyang light diffuser, lalagyan natin ng tape para hindi mag-iwahiwalay. Para pagka binalik mo, naka isang package na siya, naka isang compact na siya. At saka yung positioning, much better na mag-marking kayo para sa mga beginners. Gamit kayo na anumang pwedeng pang-mark kung saan yung positioning na ng pagtinanggal ninyo, no? So, kasi para maiwasan yung baliktad. Ito yung mga LED. So, meron lang siyang 6, 12 lahat. So, yan yung ating i-check kung alin dyan yung pundido. Kalimitan dito, isa o dalawa ang napupundi, no? Sa backlight. Kaya dahilanan nito, minsan over voltage, no? Nagkaroon ng voltage saturation fluctuations, or either na nakababa dito sa maximum brightness nung LED. So, kaya may mga settings yan. Lagay nyo lang sa minimum o kalahati porsyento yung mga LED settings, light settings, para hindi agad napupundi. Okay, tanggalin natin yung reflector para ma-measure natin yung LED na pundido. Okay. So, dahil ang LED niya ay 6 volts, gamit tayo ng backlight driver. So, kung 3 volts lang ang LED, pwede natin ma-check individual by using analog tester. But in this case, no, kasi 6 volts siya, hindi na kaya ng analog tester sa mga beginners. Kaya gamit tayo ng tester, no? LED tester. Check natin. Okay. May light doon sa kabilang side. So, 1, 2, 3 meron. Ito, wala. Ayaw milaw yun. Ito. Yan, milaw to. So, ayan guys. So, meron dalawa. Dito sa kabilang side, kabilang strip niya, check natin kung may pundi rin dito. So, ngayon, kapag yan, okay yung isang strip, so dun lang sa kabilang strip, check natin ulit. Kapag may pundi, much better na napalitan nyo na lahat yung isang strip. Katulad nito, yan, sa issue nito, yan, tatlo yan. Dito sa kabilang tatlo, so isa lang yung umiilaw, no? That means may dalawa siyang LED na palitin. So yung iba, pinapalitan lang nila to kung ano na pundi. Okay naman. So sa akin, para mas matibay, pinapalitan ko na yung tatlong set.
yung isang set na yan, I mean. So kung anim na bulb, palta ko ng anim. So ito na lang, meron tayong DIY na lang. Meron tayong mga LED rito, no? Per piece ito. Yan. Okay naman. At chine-check ko lang kung good lahat yung ipapalit natin. Ayan. Meron siyang 5.6 volts. Each. Ayan. 5.6 volts. So, times 6. Sa ganitong procedure, i-terminate na lang natin to for wiring connections. So, ito, minamarkingan ko bago ko tanggalin tong sira para sa position ng LED doon sa reflector niya. Excuse me. Sa reflector niya kasi may butas yun eh, para ma-exacto natin yung LED doon sa butas, no? Minarkingan ko na. Ito yung mga procedure para hindi ka maligaw o mag-rumble-rumble yung gawa mo. So, yan. Markingan na natin. So, sunod natin gawin dyan, i-remove natin ito. Tanggalin natin yung 3 tornilyo na yan. Yan. Ito yung guys, itong buong herela na yan, isang strip na yan, papaltan na natin yan. Dahil may marking na tayo na ginawa kanina, ipoposition na lang natin yan, no? So, ididikit natin yan, yung mga LED pieces ko na yan, by using double-sided tape, no? Gamit kayo ng double-sided. So, itong aking LED na to, yung LED beads ko na to, maganda to dahil yung pinaka plate niya ay aluminum compared dun sa iba na plastic yung ano, parang PCB lang. So pagka nag-init, hindi na absorb yung init, hindi katulad to, ang plate niya ay aluminum plate, kaya mas okay to compared dun sa ibang mga brand. So ganyan, didikitan lang natin yan ng ano, ng double sided tape, no? Para hindi siya ma-deform o nakakapit siya ng maayos doon sa casing. Siya nga pala, shout out din pala doon kay Sir Julius, no? Isang master din yan sa electronics. Julius Roda. Yan. Maraming salamat sa inyong support. Okay. So, ayan, naikabit ko na yun, naidikit ko na. So, sukatan ko na lang ng mga wires na connected in series. Ito ko nga pala, i-connect natin to ng series, no? Mas better kasi pag sinukatan natin yan, ma-mount natin yung wirings ng maayos, no? Yung iba kasi nakikita ko, pagka nag-wiring siya, minsan may nabubuksan akong ganito. Pag nag-wiring sila ng ganito, parang pansit, no? Sabog-sabog. And hindi naman makikita yun, nasa loob naman.
Pero para sa akin na 4 mil lang. Pwede mo namang i-arrange ng maayos yung wirings, no? Hindi naman masyadong pangit, no? So yung mga test point dito sa LED na to, sa LED beads ko na ito, lalagyan natin ng tingga para pagka kinabit na natin yung wires mamaya ay madali na siyang kumapit, no? Lalagyan ko na ng mga LED yan. Pero yung mga pinutol nating wires, no, na sinukat natin dyan kanina, ay mas madali natin maihinam. Ayan. O nga pala friend, kung bago pa kayo sa akin channel, mag-subscribe na po kayo. At kung nagustuhan nyo ang mga videos natin, paki-like, tapos kung mabuti po ang inyong puso, share nyo na rin para sa information ng iba nating mga may hilig sa electronics. Ano? Ayan. So habang kinakabit ko ito, shout out ulit tayo. Maraming salamat kay Joseph Alvarez. Yan, sa rin siyang masugid nating taga-suporta sa ating channel. Maraming salamat sa iyo. Sa mga ganitong cases, no, marami kasi na sasabi na pwede naman daw yung gina-jumper lang pag isang LED. Actually, iilaw yon, no, kaya lang kasi may competition doon. Kung 6 LED yan na 5.6, times mo sa 6. So, nasa 33 something volts. Ngayon kung papatayin mo yung isa at i-jumper mo, mas tataas yung voltahe. So yung voltaheng para dun sa lead na jumper mo, iahati-hati niya dun sa mga natirang lead. Ang mangyayari, mag-over voltage siya. So ang tendency niya, dahil over current na yung pumapasok sa kanya, mas mataas na sa required, unti-unti na rin mapupundi yung iba. No, ganun din kapag nagpalit ka lang ng LED, no, isang LED, kasi hindi sila parehas yung current, eh, no? So magsasacrifice yung ibang LED dahil hindi sila pare-parehas, kaya yun yung principle ko, kaya pinapalitan ko ito ng isang set. Na kung 6 silang nakaherela, 6 napapalitan ko. So kayo, bahala kayo. Pero yun yung may share ko sa inyo. Ito na yung mounting ko. Ayan. Minount natin na maayos, no? So, para hindi naman masakit sa mata tingnan. So, patingin ko okay na yan. Ngayon, kung sa tingin nyo hindi pa, kung kayo gagawa, much better, pagandahin pa natin. So, i-check natin. Dahil na-mount na natin kung okay na yung ating LED na ni-replace. Okay, para mas sure natin, doon tayo sa mismong socket. Doon natin i-check. Ayan. So, confirm na okay na. Meron siyang 65.2 volts DC. No, yun yung pinaka load niya. Nasa 65.
Okay na guys. So, i-assemble ko na lang ito. Check na lang natin kung okay yung mga pictures. Okay. So, ni-assemble ko na. Ayan. I-check na lang natin kung okay na yung picture at saka yung backlight. Sa tingin ko, okay na ito. So, sa ganitong situations, mas tatagal yung ginawa ninyong backlight. Kasi mahirap din magbukas nito eh, no? Sayang yung trabaho kung magkakaroon agad ng back job. Okay, test natin. No? Para makita natin kung okay yung ating ginawa. Insert ko itong cable ng AC sa AC input, no, ng power supply. Ayan, may power na. So, meron siyang standby. So, second power natin. Ayan, power on. So, nagbi-blink na siya. That means, nagbigay na ng signal, naka-on na. Check natin kung may backlight na at picture. Ayun. So, meron na siyang picture. Makita na natin. No? Meron na siyang backlight. So far, so good na yung backlight na ni-repair natin. Ayan. So, mamaya sa final checking, itetest natin ulit ito. Tatakpan ko lang siya para may fix na natin yung mga components of parts, no? So sa ngayon, dahil yung sukat natin kanina ay bumagsak sa almost 30 volts, no? 35 ganyan. Sukatin natin uli kung ilan yung voltage na pumasok. Nakaset tayo sa 50. Kung sosobrayan dyan, i-adjust lang natin mamaya. Excuse me. Okay, on ko. Ayan, naka-on na. Okay, yung backlight niya. Naka-on na rin. Sukat natin yung range. Set natin sa 250. Ayan. Meron siyang 65. Okay, sobra sa 50. Naka. Ayan, 65 to 70 volts. So good na. Assemble ko na lang, tapos check ko na lang ulit mamaya. Ayan guys, na-assemble ko na. Ito na yung LED strip na pinalta natin. No? So far, so good na rin yung picture. No? Ayan yung brand niya, TCL. Maganda, maliwanag pa yung picture niya.
Okay, OPCO. Ayan. Tapos i-check natin ulit. Okay na yan, guys. No? Thank you very much and have a nice day.